Natakot po kasi ako eh, kaya naitapon ko sakali yung plastic. Eh, kasama dun yung wallet ko na may ID. Kaya hanggang ngayon ako po yung hinahanap nila. Pero bago po yung lahat ng yun, hindi ko naman po talaga alam na marijuana yung laman ng plastic eh. Kung ID lang naman yung nakita nila, hindi ka nahuli na hawak mismo yung marijuana, may lalaban natin to na circumstantial evidence. At magalala, Ms. Santos, mag-aaralan ko mabuti ang kaso mo. Malaki laban natin dito. Natin? Kinuha ko muna si Atty. Gonzalez para tumulong sa kaso mo. Para lang sigurado tayo. Ayaw kong sino-sino abogado lang ako kulit para sa'yo. Ako salamat, Francis, ah. Salamat kahit may issue pa tayo, nandito ka pa rin. Yun nga, Agnes. Kung alam ko paano kalalapitan para sabihin sa'yo kanina. Ayoko lang kasi biguin si Pinoy. Napaka-importante talaga sa'yo ng anak mo. Kaya. Importante kayo sa akin. Agnes, alam ko, marami kang iniisip ngayon. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa lahat ng nangyari. Sana maayosan natin ito. Alam mo, Francis, malaki talaga ang utang na loob ko dahil sa'yo nagkaroon ako ng abogado. Totoo lang, malaki talaga ang tulong yun. Pero hindi ko talaga masasabi na okay na sa akin yung nangyari. Sobra talaga ako nasaktan ng asawa ko. Pasensya ka na din kung medyo parang nagmamatigas ako sa'yo. Pero inalang kasi talaga ako eh. Saktan lang talaga ako.